tayo ngayon sa lugar ng Kalayo. So, ito ang lugar na ito. Paborito kong puntahan ito pag walang pasok. Weekend. So, maya-maya, pupunta tayo sa mga lugar na kung saan. I-highlight natin ang lugar na ito kasi maganda talaga. May mga forest nila, may mga beaches, brown sand. Ang gaganda guys. Pero ngayong araw na ito, hindi muna tayo mag-fishing. Wala muna tayong farming. Wala muna camping, etc. Totally, mag-relax talaga tayo ngayon. So, maya-maya, mag-fishing tayo. I-highlight natin yung mga gandang lugar dito sa Kalayo. Kaya samahanin nyo kami. Pag-initay nyo. Tara na! Sarap dito mag-swimming. Talagang totally marerefresh ka, ma-exercise ka. Alam niyo guys, kung ikaw ilihiti mo taga Subo, free naman pumunta rito. Mabayaran mo lang ecological fee. Tapos kung ikaw naman yung taga Metro, taga Karateg lugar dito sa Maynila, makakapunta ka rito libre. Maluwag na tayo ngayon guys. At ang kagandahan dito pagkapasok mo, pwede mo nang i-enjoy, pwede ka maglakad-lakad sa lahat ng mga area ng beachside. Mula doon hanggang sa natatalo ninyo pa ikot doon, pwede nyo ikutan guys. Kasi sa inyo napakaganda. At ang kagandahan pa nito, libre. Guys, subukan nyo rito. Nandito tayo sa bakasyon na ni Gaying. Pupunta rito kayo sa Kalayo, bandang left side siya. Bagong-bago, floating cottage ito. Nasa likuran ng camera. Floating cottage siya guys. Ganda rito. Floating dahil nakalutang siya sa dagat. And then, based on features nila rito. At tinatawag na gablob. Mamaya susubukan natin. So, may isang tao na uupo doon sa balon. May isang upo na tao doon sa balon. So, may isang nakapwesto na sa taas. At then, ang gagawin nila sa taas, pagtanong niya, patak siya doon. Yung isang nakaupo doon, titilapon. Susubukan natin yun, guys! Tara! Baka maraglag ka dito guys, kailangan nakasando ka lang para makapit yung balak mo sa kanyang ano, kasi hindi spike siya, so kailangan huwag mabasa para ano, dito ang gusto natin yan guys, kaya masyado malikot. Kaya tayo ngayon susubukan natin, tatanong tayo dito sa lablab. So, ito kasama ko si Leo. Leo. Hi, guys! Exciting ito, guys. First time namin gagawin ito. Oo. Oh, take two. Oh! Guys, mukhang mahirap perfect yan ito. Hindi kami makababa. Si Leo, pag pinatalon ko, nato na sa baba. At din ang nangyari, bago siya makadurating sa dulo, umi-slide na. Hindi kasi stable eh. Maluluwag yung mga tali. Oh, maluluwag yung mga tali, kaya pagtalon niya, gagapang palang papunta doon sa dulo, nalalaglag na. Maduras kasi masyado, lalo pag basa. So, fourth try, subukan natin. Oh, ito na siya. Oh, ano? Ano, kaya mo pa? Katangulo, umalog. Tumama doon sa may ano? Sa? Eh, pagka baba ko ng ganyan, tatangulo ka, umalog. Guys, katabi ko yung katiwala dito ng bakasyon ni Gaying. Magandang lugar nila dito. Kung ikaw hindi sanay sa dagat, ano? Dahil medyo low tide ngayon, medyo tips nila, medyo kumakalog ng konti, syempre floating. Pero, the best guys. Ako sanay ako sa dagat, kaya kahit matulog ako rito magdamag, gusto ko ang mga lugar na ganito. So, meron silang apat na kubo dito. Perfect para sa, ilang yung capacity nitong isang kubo? Kanina, galing tayo doon sa kanilang floating cottage. So, medyo masakit sa ulo. So, Leo, masakit na ulo mo, no? Hindi. So, nakadalawang talon ako, si Leo nakatatlo. Hindi namin talaga ma-perfect dahil tipsy. Ano kasi, Cathy, mababa yung tubig, kaya yung mga bangting niya, yung mga tali, eh, maluluwag.
Kaya tuwing aakit kami, tuwing gagapang, eh, nadudulas, nalalaglag. Kaya, give up na kami. So, nakadalawang try ako, si Lay nakatatlo. Ang sakit na ulo namin. Ang sakit na ulo. So, yung baka siya naligay, aakit tayo, tignan natin yung kanyang cottage. Okay? Nakata na ba? Pocket course na ito. So, patatanong mo, no? Kita-kita na naka beach front dito, napakaganda ng view. Panoramic view, kita-kita mo ang buong Kalayo. So, yung pinaka main beach ng Kalayo doon. At dito, dito tayo sa lugar na ng baka sila nito. Ayun yung kanilang floating cottage, at doon yung kanilang bob. Yan, ganda guys. Wow! Masarap ito. Good morning po. Nagkasan po kayo ma'am? Makati? Oh, Kalayo ka. Welcome po sa Kalayo. Talagalagay sila ng mga tent dito. Overnight. So, pwede sila mag-overnight dito. Free ito, alam mo eh. Ako sir, magkano ang ganito? Mga sandals? Hamok din namin. So may mga hamok sila. Oh, ang ganda. Pero magkano ganito? 1.5 pero heavy duty na ito, no? May net na ito na para pag may lamok. Okay ah, 450. Sayang, hindi ko alam, may tindahan pala rito. Next time na next time na babalik tayo rito. Gahi Outdoors. Why shout out dito? Parang ang ganda ng quality nila, oh. Nakalagay dito, Gahi Outdoors. So guys, ang kanilang mga commodity dito. Ano pa po kami na? Deep cut. Ang ganda guys, oh. Homemade. Homemade lang ito, sir, ano? Homemade. DIY. Ganda. Panglagay sa wrist. Sa leg. Sa leg, sir, ano? Kaya pangsabit sa mga bag. Ang ganda, guys. So guys, pansamantala, hanggang dito na lang muna tayo. At marami din naman tayo na-accomplish ngayong araw na ito. Pansin din tayo. Pag-check-in ako pag-exercise. At marami tayo ng business friends. So, hanggang dito lang muna guys at bye for now! So guys, so natapos ang ating adventure ngayong araw na ito at dami natin napuntahan sa Kalayo. So nakapag-swimming tayo, nakapag-exercise, nakapag-hiking, nakapag-picture taking. Totally talaga nakaka-relax. Coincidentally nga pala guys, kanina na-meet namin si ano, si Joshua Bigote Espinto, yung frontman ng Lion of the Scouts. Guys, napaka-down-to-earth pala noong taong yun. At kanina, sinabihan niya ako, i-invite niya ako, magiging sila ngayong gabi. Kaya lang eh, talagang loaded ako kaya hindi ako nakabalik. Pero anyway, good luck sa inyo, Lion of the Scouts. Sana sumikat pa ang inyong band. Reggae nga pala ang kanilang genre, ang kanilang music. At sana dumami pang inyong album at follower niya at we fully support you. Oh. So hanggang dito na lang guys at salamat sa inyong panonood at huwag kayong magkasawa. At siguro sa mga susunod na adventure natin, pupuntahan naman natin ang iba't ibang beaches dito naman sa bandang south. Siguro puntahan naman natin ang Calatagan, ang Lian, ang Matabungkay. And then marami din mga beaches dito guys na magaganda. So sa susunod, pupuntahan ulit natin yan. Siguro after nito mag-fishing din muna ulit tayo. Na-miss ko ulit ang fishing eh. So hanggang dito na lang guys.